siyang pagsasalita ng katotohanan na may halong pag-ibig. Bring all the glory to God. Ito ang programa na kung saan mamumulat sana ang iyong mata sa isang katotohanan sa huling panahon. Okay, magandang umaga sa lahat. Welcome kayo dito sa Pilgrimage of Grace, isang channel na kung saan nag-i-expose ng biyaya ng Panginoon at nagbibigay tayo ng informasyon patungkol sa biyaya ng daan ng kaligtasan ay biyaya lamang ng Panginoon. So, sa muli, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa channel na ito at sa suporta kahit papano nagpapaload kayo sa akin. Makapag-upload tayo ng, alam nyo na, yun lang naman suporta sa gawain ng Panginoon sa social network na ito. So maraming salamat sa ating mga subscriber. Sa muli, nawa ay makakuha kayo ng little knowledge. Kasi later on, ang little knowledge na yan, magiging great learning yan. Kapag nakasubaybay ka sa channel na ito. So kapatid, ating pag-aaralan ngayon ay pag-usapan natin sa mundo ng Kristyanismo, lagi mong maririnig ang Book of Life, Libro ng Buhay. So maraming nagtatanong, ano ba yung Libro ng Buhay? Yung sagot na talagang hindi ka dadayain. So mayroon tayong, yun ang bubuksan natin kasi may mga Kristiyano na naguguluhan, kumbaga hindi pa hanggang ngayon, hindi pa sa kanila maliwanag kung ano ang Book of Life. So ang topic natin ngayon is, ano ang Book of Life? Ano ang Libro ng Buhay? Bakit tinawag ito Libro ng Buhay? Bakit wala bang Book of Death? Walang Book of Death. Kasi lahat sa Panginoon, buhay. Kaya tawag dito Book of Life. Pero actually, ano ba talaga ang buhay? Yun ang i-open natin sa umagang ito na isang talakayan na simple lang at medyo maikli lang, at least makonsize natin lahat ang ibig sabihin. So bago yan, magsimula tayo, basahin muna natin ang Exodus 32 verse 30 to 33. Ito yung panahon na kung saan si Moses nagrereklamo na sa harapan ng Diyos. Itong nakasulat. On the morrow, that Moses said unto the people, ye have sinned a great sin, and now I will go up unto the Lord, peradventure I shall make an atonement for your sin. And Moses returned unto the Lord, and said, Oh, this people have sinned a great sin, and have made them gods of gold. Yet now, if thou wilt forgive their sin, and if not blot me, I pray thee, out of thy book which thou hast written. And the Lord said unto Moses, Whosoever hath sinned against me, him will I blot out of my book. So according dyan, kunin ko lang muna ang kwento. Si Moses, nakita, nasaksihan niya kung paano gumawa ng ribulto, calf, na ginto ang mga Hudyo na ipinagbabawal noon sa kanilang panahon. Kasi idolatry yan, bawal sambahin yan. Yun ang sinabi ng Diyos sa panahon ni Moses. Hindi pwede siyang gumawa, bawal gumawa, huwag sambahin. So despite sa mga warning, gumawa ang mga Hudyo dahil sa katigasan ng kanilang ulo, nasanay na rin siya sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, gumawa sila. So si Moses ngayon parang ano na, naubusan ng pasinsya. Hindi na sila makontrol eh. So dahil doon, umarap ang Panginoon, ang Moses na ito bilang prophet, tumawag sa Panginoon, nag-request na lang siya, total hindi nila makaya eh. Sabi niya, Lord, pwede ba burahin mo na lang ang pangalan ko dyan sa Book of Life? Kasi nga, kung yun lang, gawin natin comics. Gawin natin comics para mas medyo maganda yung ano. Sabi niya, kung yun lang ang paraan, kumbaga, ng mga Hudyo maligtas, willing ako na burahin ang pangalan ko dyan sa Book of Life. Request ni Moses yan eh. Kumbaga, wala na siyang option eh. Kasi matigas na nga ang ulo ng mga Hudyo nung panahon na yun. So siya, nakaroon siya ng isipin na parang self-sacrificing, na willing ako mapunta sa kapahamakan para lang itong mga tao na to, mga Hudyo na inaalagaan niya, mapupunta sa kaluwalhatian, parang President Duterte, di ba?
Alam niyo yun? Sabi nga ni Didong, I don't care if I go to hell for as long as my people live in paradise. Parang ganitong sistema eh. Si Moses willing na mapunta sa impyerno, mapunta sa kapahamakan. Willing na na burahin mo na lang ang pangalan ko dyan sa libro na yan in exchange na itong mga tao na to mapunta sa glory. Pero ang reply ng Panginoon sa kanya, hindi naman ganun eh. Ang reply ng Panginoon sa kanya, according sa verse 33, whosoever has sinned against me, him will I blot out of my book. See? Whoever has sinned against me, him will I blot out of my book. So very clear yan, kapatid, na itong libro na to, may mga pangalan na nakasulat. Ang Book of Life, may mga pangalan na nakasulat na kung saan may binubura siyang pangalan doon. Kaya kung minsan, huwag tayong maging arrogante. Kasi alam nyo, may mga nag-aaral sa Bible na sobrang isabihin na natin mga estupido talaga at saka arrogante. Kahit sinasabi na ng Panginoon na may binubura siya, may nire-remove siya na pangalan, ini-erase niya, sinasabi pa rin na wala. Wala sa wala siyang may ini-erase dyan. Si Lord ang may sabi, may ini-erase eh. I will blot out his name out of the book. From the book. Diba? Kaya, siyempre, ang sundin natin, itong sinabi ni Lord na may binubura siya na pangalan. And din sa verse na yan, sinasabi dyan, sino ang mga binubura niya? According sa chapter 32, ang binubura niya, yung mga nagkakasala sa kanya, continually and perpetual sinful people, binubura niya ang pangalan, and then, at ang pagbura ng pangalan, nakasulat yun sa kanyang libro, of course, no other than, it is the Book of Life. Sinusulat niya, may binura siya dyan. Ibig sabihin, pag sinabi mong binura ang pangalan mo dyan, binura ang pangalan, ibig sabihin, nandyan ang pangalan mo. Binura niya. Kasi hindi mo naman siguro pwedeng sabihin na binura ang pangalan mo. Tapos tinignan, wala naman palang pangalan mo dyan. Paano niya buburahin? Kasi may binubura nga siya eh. Blot out his name out of my book. And then, siyempre, para maintindihan natin na buburahin daw ng Panginoon ang pangalan na nagkasala dyan sa kanya, di ba? Pero para makita natin ang mas maliwanag, ang Book of Life, tinatawag din itong Book of the Living. Libro ng lahat ng mga nabubuhay. Libro ng mga buhay. So ang Book of Life at Book of the Living, may mga nakasulat na mga pangalan dyan na kung titignan mo, very clear na mayroong burahan. Tignan yung Salmo, chapter 69, verse 28. Ang tawag dyan, Book of the Living. Ito nakasulat sa Salmo 69, verse 28. Iniquity unto their iniquity, and let them not come into thy righteousness. Let them be blotted out of the book of the living, and not be written with the righteous. See? Nakita nyo dyan na sa Book of the Living, may binurang pangalan dyan para hindi masama ang pangalan niya with the righteous. Let them be blotted out of the book of the living and not written with the righteous. Ibig sabihin, itong Book of Life or Book of the Living, para makaintindihan tayo ganito, makinig kayo ng konti sa ang Book of Life at ang Book of the Living, ito yung libro na nakasulat ang mga pangalan ng mga tao kasama ng mga righteous men. Ibig sabihin, sa Book of Life or Book of the Living, nakasulat yan ang pangalan ng mga righteous. And then, nakasulat din yun ang pangalan ng mga tao na hindi naman righteous. But generally, nakasulat ang lahat ng pangalan na nandyan sa Book of Life or Book of the Living. See? Kasi yun ang nakasulat, sabi sa Salmo 69,
I will blot it them out of a book of the living and not be written with the righteous. Ibig sabihin mo, kakasama kayo, nandyan kayo. Pero later on, binura ang pangalan mo. Ang naiwan, yung pangalan na lang ng righteous. So naintindihan natin ngayon na ang Book of the Living pala, isa siyang libro na kung saan nakalista lahat ng mga pangalan ng tao dyan. But, sinner and the righteous. Nakasulat dyan. Pero ang pangalan ng sinner, namatay siya, binura, hindi siya nag-remain. Whereas ang pangalan ng righteous men, mga anak ng mga kataas-taasan, nag-remain, hindi binura. Kasi ang binura lang naman dyan, yung mga nagkasala sa Panginoon. Mga tao na kung saan hindi talaga maka-Diyos at walang pananampalataya sa Diyos, binura niya, although na tao ka ng Diyos, hudyo ka, created being ka, nilikha ka din naman ng Diyos, pero nang namatay ka, wala ka namang Diyos sa buhay, buburahin ka ang pangalan niya. Kaya huwag ka magtaka sa Book of Life sa huling panahon, maiiwan dyan ang pangalan mo kung righteous ka, nandyan lang, hindi siya binura. Ang binura, mga wicked men. So manaiwan talaga, ma-resure talaga. Kasi yun ang una. Pangalawa, ang Book of Life or Book of the Living, kumbaga registration book yan eh. Doon para siyang kumilit, para register ka, para siyang national NSO, na nakasulat lahat yung mga pinanganak dito sa Pilipinas, isinulat dyan lahat, nakaregister. Yun, basahin mo ang Salmo, verse 87, chapter 87, verse 6, ito yung nakasulat. Ayon, it shall be said, this and that man was born in her, and the highest himself shall establish her. The Lord shall count, when he writeth up the people, that this man was born there. So, see? So nakasulat yan, very clear, sa verse 6, sa Salmo, na the Lord shall count when he writeth up the people that this man was born there. So ang Book of Life or Book of the Living, registration book siya. Lahat ng population sa mundo from Adam until to the last drop of generation, nakaregister ang pangalan dyan. Pangalan ng mga Chinese, more than 6 billion, nakasulat sa Book of Life dyan. Sa Book of the Living, ang pangalan ng mga Kano, ng mga Pilipino, ng mga Inchik, nandyan yan. The entire population ng buong mundo, nakasulat sa register of the, book, sa Book of Life or Book of the Living. Kasi ang Book of Life and Book of the Living, isa lang yan. Pero, bakit ma-erasure? Kasi nga, namatay ang tao, walang Diyos, walang pananampalataya, walang Kristo, binura ang pangalan niya. Damn! Kaya nga sa paghahatol, di ba naalala niyo sa paghahatol, sa Book of Revelation, ang sino man ang pangalan na hindi nakita sa libro, hihahagis sa apoy. Bakit wala ang pangalan mo? Kasi nga, may erase na. Tinanggal ka ni Lord, namatay ka kasi, masamang tao, walang Diyos, walang pananampalataya, atheist ka, even though existence ng Panginoon, very clear by creation, pero dinideny mo pa rin kasi infidel ka nga. Kaya tinanggal ang pangalan mo dun. Tama yun sinabi ng Diyos kay Moses, na buburahin ko ang mga ang pangalan ng mga nagkasala sa akin. Yun talaga ang tama. So yun ang Book of Life. Isa rin siyang registration book. Pag ipinanganak ka, naka-record yan. Okay, naka-ipinanganak si Mr. So-and-so sa barangay Talubangi, Kabangkalan City. Naka-record yan. Diba? Yung kasi nakasulat sa Salmo eh. Diba? Ang nakasulat sa Salmo sa verse na yan, sa 87 verse 6, the Lord shall count when he writeth up the people that this man was born there. Siya ang nagsulat eh. It's either siya ang sumulat, actual, siya talaga ang sumulat, or
anghel ang sumusulat in behalf sa kanya, representative niya, ng lahat na may pinanganak sa mundo. So ano ang Book of Life? Ang Book of Life ay isang Book of the Living na kung saan nakasulat lahat ng mga pangalan ng ipinanganak sa mundo from Adam to the last drop of generation, and then tinatanggal lahat ng mga namatay na walang Kristo, walang Diyos, at walang pananampalataya sa Kanya. Ang nakatira dyan sa huling panahon, yung mga tao lang na mga righteous men, nag-remain ang pangalan mo dyan. So, alimbawa, ikaw, si Mr. Kupong-Kupong, ipinanganak ka ngayon. Inilista ang pangalan mo doon sa Book of Life, Book of the Living, na ipinanganak ka sa Metro Manila, barangay sa Tondo. Inilista niya dyan. So, pag lumaki ka, nandyan lang ang pangalan mo sa Book of Life or Book of the Living. Lumaki ka, naging masamang tao ka, and then makawilang beses ka nang nag-preach ng gospel sa'yo, pinalalapit ka na sa Diyos, ang kaligtasan binigay na sa'yo, hindi mo pinansin, nirefuse mo, at hindi ka naniniwala nang mamatay ka, in-erase ang pangalan mo sa Book of Life. Naka-erase ka, kasi namatay ka nga, wala ka ngang Kristo, wala ka pang Diyos, wala sa'yo lahat. Tinanggal ang pangalan mo doon, ni-erase. I will blot out his name out of the book. Pero kapag si Mr. So-and-so ka, ipinanganak ka sa Tondo, Maynila, and then pagkapanganak mo, inilistang pangalan mo sa Book of Life, and then lumipas sa maraming panahon, naging masamang tao ka, pero dumating yung panahon na may nag-preach ng gospel sa'yo, tinanggap mo ang Kristo na to, at nabuhay ka na ayon sa kalooban ng Diyos, naging Kristiyano ka talaga. Namatay ka, hindi in-erase ang pangalan mo sa Book of Life. Nag-remain ang pangalan mo sa Book of Life. Number one, isa kang righteous man. Oh my God! Wow! Ginawa kang matarong righteous ng Panginoon. So hindi dinilit ang pangalan mo rin. So huwag kang magtaka sa Judgment Day. Ang gagamitin ng Panginoon sa paghahatol, Book of Life, titignan niyang pangalan mo. Buong mundo titignan ng pangalan mo. At according sa nakarecord sa Revelation, pag walang pangalan mo dun, ihagis ka sa dagat-dagat ng apoy. So wala kang pangalan kasi wicked ka, masama, sinner. Hindi ka lumapit sa Panginoon, nagsisi ng kasalanan, wala ka nun. Kaya ang pangalan mo, hinanap, wala. So whereas ito sa mga tao naman na nandoon ang kanilang pangalan, nag-remain sa Book of Life, sa Book of the Living, kasi nga, tumampalataya sila kay Kristo, nasa kay Kristo sila, nagsisi sila ng kasalanan, naging matuwid na tao sila sa pamamagitan ni Kristo, so pangalan nila hindi na-remove, hindi na-erase. So yun ang maganda sa Book of Life. Very clear yan na ang Book of Life may erasure, tinatanggal ng mga tamasasama. Hindi habang buhay nilalagay ang pangalan nila dyan. Samantala, kung tao ka matuwid, pinagmatuwid ka ni Kristo, namatay ka, ang pangalan mo nandyan lang, hindi na erase. So maraming salamat sa lahat ng nangasubaybay sa ating program, The Pilgrimage of Grace. Nawa ay pagpalain kayo ng Panginoon. To God be the glory.